Hi, Belinda. Pero po, ano pong maibibigay niyong payo kung sakaling may mag-alok sa amin ng bili ng aming mga boto? Ako, alam mo, Belinda, ako magiging honest ako sa inyo, ha? Kasi nung nag-run ako for congressman, grabe yung bilihan ng boto sa amin. Alam mo, mali siya. Mali yung pagbibili ng boto. Pero yung sinasabi ko sa tao, tanggapin niyo. Parati kong sinasabi, tanggapin nyo kasi galing din naman yan sa ate. Yung pinambibili ng boto, pera din yan ng taong bayan. Pero tatanggapin mo, pero ang iboboto mo kung sino yung nasa konsensya mo. Huwag kang boboto dahil pakiramdam mo, meron kang utang na loob kasi tinanggap mo. Diba? Yung sa akin, tanggapin ang pera, pero iboto sa konsensya. Kasi, imagine mo, Belinda, pag merong namili ng boto, pero paglabas ng resulta ng eleksyon, talo siya. Next time, mag-iisip na yon. Next time, mag-iisip na yon na, hindi effective yung pambibili ko ng boto. Pero yung huhulihin mo, ang hirap. Dapat hulihin kasi mali yun. Yung ginawa sa amin, kasi meron talaga sa aming mga sobrang may mga bahay sa amin, na sila talaga namimili ng boto. Pini-people power ng mga taga-barangay. Ang ginagawa nila, parang nagbabantay sila sa labas ng bahay para walang makalabas at walang makapasok. So, hindi nakakabuelo sa bilihan ng boto. Pero ngayon kasi, madali na. Pero, ang assurance ko lang sa lahat, wala silang way na malalaman kung ano yung binoto mo.